Isang magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ngayong araw na ito ay magkakaroon na naman tayo ng isang panibagong aralin. Kaya naman, ihanda ang inyong mga sarili, makinig ng mabuti at gawin nating makabuluhan ang araw na ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang konsepto ng karapatan. At sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahan na matatalakay mo ang konsepto ng karapatan. Bilang mamamayang Pilipino, mahalagang malaman ang ating mga karapatan na magsisilbing gabay sa pakikitungo natin sa kapwa at pakikiisa sa lipunan. Mga bata, tingnan ang mga larawang ito. Ano ang ipinapakita ng bawat isa? Ang mga nakalarawan ay ilang halimbawa ng mga karapatang tinatamasa ng bawat Pilipino. Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Dahil sa ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa, lubos na pinahahalagahan ang mga karapatan ng mamamayan. Nakasaad ang mga ito sa kalipunan ng mga karapatan sa Artikulo 3, Section 1 hanggang 22 ng Saligang Batas ng 1987. Ayon sa konstitusyon, ang mga karapatan ng bawat mamamayan ay nauuri sa sibil, politikal, panlipunan, pangkabuhayan at karapatan kapag nasasakdal. Ang mga ito ay maaaring baguhin, dagdagan o tanggalin sa pamamagitan ng susog sa konstitusyon. Ngayon, alamin natin ang mga karapatang sibil. Ang mga karapatang sibil ay nauukol sa pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Kasama rito ang mga sumusunod. Karapatang mabuhay. Karapatang magsalita at ipahayag ang sarili. Karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Karapatan sa di makatwirang pagdakip at paghalughog. At karapatan sa mabilis na paglilitis. Dumako naman tayo sa mga karapatang politikal. Ang karapatang politikal ay nauukol sa ugnayan ng mamamayan sa pamahalaan. Kasama rito ang mga sumusunod. Karapatang bumoto. Karapatan sa pagkamamamayan. Karapatang magpetisyon. Kalayaang magsalita, maglimbag, at magtipon-tipon. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. At karapatang alamin ang mahahalagang impormasyon ukol sa pamamalakad ng pamahalaan. Ngayon, alamin natin ang mga karapatang panlipunan. Ang mga karapatang ito ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapakanang panlipunan ng mga mamamayan gaya ng mga sumusunod. Karapatang pumili ng relihiyon. Karapatang maglakbay. At karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. Ang sunod ay ang karapatang pangkabuhayan. Ang mga karapatang pangkabuhayan ay tumutulong sa pangangalaga sa kapakanan ng kabuhayan ng mga mamamayan tulad ng mga sumusunod. Una ay ang karapatang pumili ng propesyon o hanap buhay. Pangalawa, karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan. Pangatlo,
karapatang makinabang sa mga likas na yaman. Pang-apat, karapatang bayaran ng wasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Pang-lima, karapatan sa edukasyon. At ang pang-anim ay karapatan sa pagmamay-ari. Tumungo naman tayo sa mga karapatan kapag nasasakdal. Sa katunayan, ang karapatan kapag nasasakdal ay isang karapatang sibil. Pinangangalagaan ng karapatang sibil na ito ang nasasakdal laban sa anumang kasalanan sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis. Kasama sa mga karapatang ito ang mga sumusunod. Karapatang marinig sa hukuman. Karapatang malaman ang kaso laban sa kanya. Karapatang pumili ng magaling na abogado. Karapatan sa madalian at walang kinikilingang paglilitis. Karapatang magkaroon ng testigo. Karapatang tumanggap ng sapat na tulong. Karapatang magbayad ng piyansa upang pansamantalang makalaya. Karapatan laban sa malupit at di makataong pagparusa. Karapatang maituring na walang kasalanan o inosente hanggang hindi napapatunayan ng korte. Karapatan laban sa dalawang ulit na kaparusahan sa iisang kasalanan. At karapatang makaharap ang umaakusa at mga saksi. Ang samahan ng nagkakaisang mga bansa o United Nations ay bumuo ng pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng mga bata o Universal Declaration of Children's Rights upang tugunan ang pang-aabuso sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang mga karapatang nakapaloob sa kasunduan. Ang mga bata ay may karapatang mabuhay. May karapatan silang maging malusog. May karapatan din na magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatang magtamasa ng maayos na pamumuhay kahit may kapansanan. Karapatang alagaan at mahalin ng magulang. Karapatang ampunin kung ito ang higit na makabubuti. Karapatan sa sapat na pagkain, damit at tirahan. Karapatan sa sapat na edukasyon. Karapatang maprotektahan laban sa diskriminasyon. Karapatan din ng mga bata ang malayang pagpapahayag ng sarili. Karapatan sa malayang pag-iisip, budhi at relihiyon. Karapatang magpahinga at maglaro. Karapatan sa impormasyong kapaki-pakinabang. Karapatan sa malayang pagsali sa samahan at mapayapang pagpupulong. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa pagdukot at pagbebenta ng mga bata. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa armadong labanan. Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa malupit na parusa. Karapatang mabigyan ng proteksyon sa mga bawal na gamot. Karapatan na mapangalagaan laban sa sexual na pamamalabis. At karapatang mapangalagaan sa pagsasamantalang paghahanap buhay. Mga bata, sana'y higit ninyong naunawaan ang mga karapatan bilang mamamayang Pilipino, lalo't higit ang mga karapatan bilang mga kabataan. Sana'y ang mga karapatang inyong natutunan ay magsisilbing gabay sa pakikitungo ninyo sa kapwa at pakikiisa sa lipunan. Hanggang sa susunod na talakayan, mga bata! Paalam!